Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ako po ay magbabahagi ng konting kaalaman ukol sa security industry. Ito po ay para sa mga kasamahan natin 5-9, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Ako po ay magpapakilala muna. Ako po si Pasaway TV. Ako po ay 19 years na sa security industry. Ako po ay nagsimula noong 2004 hanggang sa ngayon po, nasa security industry po tayo. Ang ibabahagi ko pong baksa ay tungkol sa 4 factors of appreciation. Kung handa na kayo, tara, simula natin. So, siguro naman napanood niyo yung nag-viral video ng isang supermarket kung saan hinold ng isang in-house security yung isang lalaki. Pero hindi natin sila pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay hulihin yung mga shoplifter, no? Para maiwasan natin yung false appreciation. So, bago natin simulan yung 4 factors of shoplifting appreciation, alamin muna natin kung ano yung shoplifters. Ang shoplifter po ay mga mamimili na nagnanakaw ng produkto o nag-i-steal ng produkto sa loob ng isang tindahan. So, may dalawang klase ng shoplifter, no? Una na rito yung non-professional at saka professional. Yung non-professional, ang kadalasan gumagawa nito, yung mga amateur, ang kadalasan, yung mga kabataan o di kaya yung mga nagigipit lang ng ano, no, nagigipit sa buhay. Yung professional naman, ibig sabihin lang po niyan, ito po ay isang grupo kung saan ito na yung kanilang source of income. Kumbaga, sa professional, ito na yung kabuhayan nila. Ito, dito na sila tumatakbo. Ito na yung galawan talaga nila. Wala na silang ibang pinagkakitaan kundi ang mag-steal ng produkto. Yan yung mga professional. At saka yung mga professional, may mga financier yan. May mga financier sila. Kapag nahuli, kinasuhan, may magpapiansya. Saka sa mga professional, kapag gumalaw yan, hindi lang isa, o higit pa, dalawa, tatlo, apat, at saka yung galaw nila, ay pinagplaplanuhan. Hindi katulad ng amateur, tirang bahala lang yan. Ano, senyor, natamimi kayo. Alamin muna natin yung 4 factors of appreciation. Oh my God! Wow! Yung 4 factors of shoplifting appreciation, yung una, witness the actual taking of items or merchandise. Ibig sabihin lang po niyan, nasaksihan mo o nakita ng dalawang mata mo na kinuha yung produkto o items or merchandise sa display shelf o sa gondola. Ibig sabihin lang po niyan, nasaksihan mo. Yung pangalawa po ng 4 factors of shoplifting appreciation, yung pangalawa ay witness the actual concealment of the items. Ang ibig lang sabihin yan, nung kinuha niya yung produkto sa shelf, ay inilagay niya sa kanyang, o itinago niya sa loob ng kanyang bag, o isiniksik niya sa kanyang katawan. Nasaksihan mo yon yung kanyang ginawa. So, pangatlo, witness the non-payment of the items. Ibig sabihin lang po niyan, nasaksihan mo o nakita mo na hindi niya binayaran yung produkto na kinuha niya doon sa gondola. Hindi niya po binayaran sa cashier o sa counter. Ibig sabihin, nilagpasan niya lang yung counter. Yung pang-apat na factors ay yung witness the suspect brought out the unpaid merchandise. Ibig sabihin, tuluyan niya nang inilabas yung produkto na kinuha niya doon sa may shelf. Nasaksihan mo po yan. Yun na po yung paglabas niya po doon sa mismong boundary ng supermarket or department store kung saan man siya gumawa nito. Doon muna po i-execute yung pag-apprehend sa may shoplifter. So para maiwasan natin, no? I-approach natin. Kapag na-approach natin, invite natin sa security office. Doon po tayo magkakandak ng searching. Hoy! Napuganan nyo! So, kilala kong kaliskis mo, hoy! Factors of shoplifting appreciation. Kailangan lang po talaga, nasaksihan mo o nakita ng dalawa mong mata yung ginawa ng shoplifter.
So, ibig sabihin yan, may personal knowledge ka sa kanyang ginagawa. So, kaya yung mga civilian guard natin, kapag nakakita ng 2-6 yan, continuous monitoring na yan. Susundan na nila yan, kahit saan magpunta yan. Hanggang sa makalabas ng supermarket or department store. Sa kanan nila i-apprehend yung shoplifter. So kaya saludo ako sa mga civilian security na lalong-lalo na maraming achievement. Mabuhay po kayo. Hanggang dito na lang, no? Yung may babahagi ko. Sana sa makakapanood nito, makapulot kayo ng kaalaman o konting idea para may apply natin sa ating trabaho. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa mga makakapanood nito.